Welcome back to my channel! Yes! Alam mo, kaya ako napayes. Dahil yan sa inyo. Dahil sa inyo, umabot na tayo ng 500 subscribers! 500 daw, parang 1,000, parang 10 to. 500 subscribers! Oh, dalawang zero pa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-comment, nag-share at nag-like sa aking mga videos. Asahan po ninyo, marami pa po akong mga videos na i-upload para kayo ay patawanin, para kayo ay turuan ng mga maliliit na bagay, at higit sa lahat, naway makapag-inspire po sa inyo. So ikaw, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano bang hinihintay mo? Subscribe na! Click the subscription button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga videos. Hoy, alam ko kung bakit mo kinig ang video na to. Curious ka no kung paano makakuha ng 500,000. Wow. 'Di ba? Gusto mo bang malaman kung paano ko nakuha or makukuha ang 500,000 din? Yes, alam ko gusto mo. So stay tuned and watch till the end. So paano ko nga ba makukuha ang 500,000? Well, actually, best, wala pa sa akin yung perang 500,000. At take note, hindi lang 500,000 ang pwedeng mapasa kamay ko. Pwede pang mas malaki pa. Wow! Oo, ikaw din, pwede pang mas malaki pa sa 500,000. Pwedeng milyon. More than 1 million. Yes, pwedeng-pwede. Posibleng-posible. Alam mo ba kung anong kinuha ko? Ang kinuha ko ay isang... Opo, isang insurance. Okay, so bago ko ikwento sa inyo kung ano ang naging proseso ko sa pag-apply ko sa isang insurance company, let me tell you this one first. Kung ano ba ang insurance na kinuha ko, malay mo, ikaw, yes, o ikaw, baka gusto mo ring manguha ng insurance to feel secure, diba? Alam mo na, mundo natin ngayon, hindi na tayo nakakasigurado sa mga nangyayari. Diba nga, dati ang corona sinusuot lang. Ngayon, nakakamatay na best. So dapat, meron talaga tayong insurance. So ang tawag sa insurance na nakuha ko ay VUL. Ang ibig sabihin ng VUL ay Variable Universal Link. Or pwede rin siyang tawaging Variable Unit Link. Ang ibig sabihin nito, ito ay life insurance na may kasamang investment. O diba, doble na. Hindi lang yung insured ka, kundi meron ka ding investment. Ibig sabihin, kumikita ang pera mo. Bukod sa secured ka, kung anumang mangyari sa'yo soon, eh meron ka pa rin makukuhang pera dahil ito ay may kasamang investment. So ilan lang yun sa mga benefits ng VUL? Well, ang VUL ay isang 2-in-1. Yes, 2-in-1 financial plan. Ang mga benefits nito ay una, meron kang proteksyon sa pera mo dahil ito ay insured. Ibig sabihin, sigurado kang yung pera ay protektado. At dahil protektado, pwede mo siyang withdrawin anytime. Madidiscuss pa ito ng agent mo kapag may makausap ka na na licensed agent talaga ng isang insurance company. Pwede mong itanong sa kanya to, best. Pangalawa, dadami ang pera mo. Alam mo bakit siya dadami? Dahil nag-i-invest ka eh. E di ba tayo pag nag-i-invest sa isang business, ang target naman talaga natin ay padamihin, pag-multiplyin ang ating ipon na pera. So itong VUL, hindi lang ito yung insured ka or secured ka. Also, ito rin ay investment na kung saan pwedeng mag-grow into millions ang iyong pera. At dahil investment ito, hindi mo kailangang aralin kung paano mag-invest. Sitting pretty ka lang. Nasa bahay ka lang, nag-work ka lang. Pero yung pera mo, nagtatrabaho din para sa'yo. At kumikita. At nakukuha mo yun sooner or later. So narito ang mga steps na nagawa ko upang makuha ng insurance. Number 1, maghanap ng agent. O di kaya, hahanapin ka ng agent. Well, sa case ko, di ako naghanap, best.
hindi rin naman niya ako nahanap. Storytelling muna tayo ha. Last year, meron akong isang inad na profile sa Facebook. Well, una, chinek ko yung profile niya. And then, nung chinek ko yung profile niya, inad ko siya. Inad ko siya dahil, guwapo kasi. Macho pa. Ang harot ko, no? Oh, yun talaga yung dahilan kaya ako siya inan. And then, inaccept niya ako. Well, dahil inaccept niya ako, dahil ako maharot, nag-thank you ako sa kanya. Well, nag-reply naman siya. Then, tumagal ang aming usapan. In the middle of our conversation, bigla niyang siningit ang insurance. So, bigla ko napaisip ko, ah, kaya siguro ito nagre-reply dahil baka o-offeran ako ng insurance. So, hindi nga ako nagkamali. In-offeran niya ako ng insurance. Before niya ako offeran pa ng insurance, mga bes, baka sasabihin niyo, in-offeran lang ako ng insurance, inanguhan ako agad dahil guwapo. Well, to be honest with you, mga bes, year 2015 pa lang, nagbabalak na ako manguha ng insurance. Pero dahil nga, mas may priority pa ako, yung family ko, hindi ko siya nagawa. Last year, feeling ko, yun yung perfect timing para sa akin na makapagsimula ng insurance. Then, this person, oh, di ba, ang gwapo? This person came up. So, blessing in disguise talaga siya sa akin dahil nag-chat lang, inad ko lang, eh, naging kaibigan ko na, naging insurance agent ko pa siya. So, second step na ginawa ko, dahil nag-uusap na rin naman na kami tungkol sa insurance, ay set an appointment. Yes! I decided na makipagkita sa kanya. Alam mo, bakit? Para masimulan ko na talaga ang insurance. Pero charot, gusto ko lang talaga siya makita in person. Okay, to be honest with you guys, bago pa lang kami nagkita, decided na talaga ako manguha sa akin ng insurance. Dahil na-explain niya na rin naman na sa akin during our chat before kung ano ang VUL at kung ano talaga ang insurance at kung ano talaga mga benefits nito sa akin. So meron na rin siyang pinasend sa akin ng calculation based sa aking edad or age. Sinabi ko sa kanya ang aking birth date. So meron siyang pinakita. So meron na akong projection kung magkano ang gusto kong magiging payment sa insurance ko quarterly. Procedure number 3 is listen very carefully at be honest. So dahil nag-uusap na nga kami, nakikinig talaga ako mabuti. Tinanong ko lahat ng pwede kong maisip na itanong sa kanya. Siyempre, about insurance lang, bes. Bawal yung about personal. Well, gusto ko sana, pero natahiyan din naman ako, no? So, todo explain siya every benefit, every detail ng insurance. Todo tanong din naman ako ng mga possible questions na pwede kong itanong. Nagtataka nga siya, ba't daw ang dami kong tanong? Parang naisip niya pa na hindi ko ata first time manguha ng insurance dahil bakit daw ang dami kong tanong. Well, actually, first time ko. Dahil siguro sigurista ako at gusto ko yung pera ko ay mapunta sa maganda at kumita, eh, ang dami ko talagang questions. Well, hindi masamang magtanong. Ang masama, ang hindi magtanong. Tapos, pagkayari yung mag-usap, ay marami kang katanungan sa isip mo. Tapos, sasabihin mo, sana pala nagtanong ako sa kanya kanina. Iyon yung wrong best. So, nakinig akong mabuti. At, naging honest din ako. Noon ko lang nalaman na sa pag-a-apply pala ng insurance ay magkaiba ang calculation ng smoker sa non-smoker. Yes, akala ko parehas lang. Halimbawa, parehas kayong 25 years old. Pero ikaw, hindi ka smoker, siya smoker. So, kahit ito yung payment mo quarterly, isa kanya sa non-smoker, or sa smoker rather, eh mas mataas. Dahil prone kasi sa sakit kapag smoker, di ba? Well, iyon yung sabi, mas prone nga sila sa sakit, kaya mas mataas ang binabayaran nila kapag sila ay magpapa-insure. So, dun ko natutunan yun. So, after naming mag-usap at mukha nang decided ako, ang stage 4 ay ready
your payment. Yes, best. So sabi ko nga kanina, before pa lang kami nagkita, I decided na talaga ako na manguha ng insurance. So before pa lang kami mag-meet, nag-ready na ako ng pera sa projected amount na gusto ko na bayaran ko quarterly. Yes, gusto ko kasi quarterly ang pagbabayad. Ayoko ng monthly, ayoko rin naman annually. Well, pwede yun. Ayoko ng monthly dahil masyadong mabilis. Ayoko rin naman ng annually dahil masyadong malaki. Parang hirap mag-ipon. So, ang inisip ko, quarter lang at least. Every 3 months lang siya akong nag-iipon. At mapipilitan talaga akong mag-ipon para makabayad sa aking insurance. So, nakapag-calculate na siya. Sabi ko sa kanya, parang kaya ko pang taasan. Taasan mo nga sa tinaasan. So, hanggang sa nagkasundo kami sa isang amount na kung saan happy naman ako na iyon ang aking magiging payment of insurance every quarter. So, ang final stage or ang fifth stage ng proseso ng pagkuha ko ng insurance ko ay tatawagin kong the waiting. Yes, paghihintay. Well, sa case ko, ganito kasi ang nangyari. Akala ko kasi noong nakapagbayad na ako ng first quarter, ay automatic insured na ako. Hindi pala ganun yun, bes. Well, yun ang akala ko, mali pala ako noon. Subject for approval pa pala yun ng insurance company. Well, actually, or parang 2 weeks ata akong naghintay. Sa loob ng 2 weeks na yun, ang dami kong naiisip. Puro negative. Siguro kaya hindi ako pini-PM ng aking agent about approval ng aking insurance dahil maybe rejected. Siguro ayaw ng company i-insure ako or ayaw nila sa akin. So, in-explain niya sa akin na ganun daw talaga, matagal siya ma-approve. Yung iba nga, months daw bago ma-approve eh. Yung sa akin, swerte ako dahil 2 weeks lang na-approve na agad. Wow! Well, sabi niya rin sa akin, dahil tinanong ko rin naman nung nag-meet kami, paano kapag hindi ma-approve or rejected, yung binayad ko may babalik ba? May babalik naman daw siya. Hindi naman daw yun kukunin ng insurance. Dahil ano yun nila yun? Eh, hindi ka nga nila ma-accept. Rejected ka nga sa insurance company nila. So, ibabalik. Sa akin, hindi na ibalik. I'm so happy and proud to say na na-approve ako last year din. So, sabi ko nga kanina, 2 weeks lang ang hinintay ko para ma-approve. So, nung na-approve siya, sobrang happy ko. Dahil finally, masasabi kong, uy, may insurance na. So, nung na-approve na siya, actually, best, nag-isip-isip pa din ako. Kaya ko nga talaga ba siyang panindigan dahil, imagine, 10 years ko siyang babayaran sa ganung amount. Eh, hindi naman siya malaking, hindi naman siya, I mean, maliit na amount eh. Malaking amount siya para sa akin. Well, at least sa akin ha, malaki siya. So, I challenge myself na, and I discipline myself na dapat consistent ako makapagbayad. Hindi siya madedelay. Kung mahanggat maaari, eh, ma-advance pa nga. Para yung pangarap ko talaga makuha ng insurance, eh, matupad ko. Hindi lang din naman para kasi sa akin yun, para na rin yun sa aking mga loved ones. So, sa ngayon, nakatapos na ako ng isang taon, mga best. Wow! Hey, yes, 1 year. Hindi ko ma-imagine na kaya ko pala siyang bayaran ng isang taon. So, ngayon, nakapagbayad na rin ako ng first at second quarter sa aking VUL. Akala ko, hindi ko siya magagawa, pero nagawa ko. Shout out pala sa aking insurance agent. Yun, si Engineer Glenn. Engineer, thank you very much. Dahil kung wala ka, kung hindi kita nakilala, kung hindi mo ako pinilit, at hindi dahil sa'yo, hindi ako makapag-decide, hindi ako makakuha ng insurance. Thank you so much. Siguro nga, totoo ang kasabihang, you are going to meet someone stranger for a reason. So siguro yun yung reason ni Lord kaya tayo pinagkita or pinagtagpo para matupad ko yung pangarap ko sa family ko at sa sarili ko na makuha ng insurance. So that's it for today. So thank you kung hanggang sa part na to eh nandito ka pa rin at nanonood.
Thank you so much. So I challenge my friends to better start right now your insurance. Even my loved ones, even you na nanonood dito sa YouTube channel ko, magsimula ka na. Hindi mo to pagsisisihan. Promise. At tandaan, ang insurance ay hindi pang mayaman lang. Pwede ito sa lahat. Insurance is all about being disciplined, being responsible to your finances. Kung responsable ka at disiplinado ka, kung kinaya ko, mas kaya mo rin. Promise. Mas kaya mo. Promise. Mas kaya mo. So, thank you so much again for watching and for staying until on this part. Again, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. O best, click the subscription button. Hit the notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. At kung mas gusto nyo pa ng mga videos tulad nito, ay i-share itong video na to, mag-comment, at i-like. Bye! Ingat!